Oops! Guys, bago po tayo mag-start sa ating reaction video, nais ko munang malaman sa inyo, ilan dyan sa inyo guys, sa comment section or kung saan man nyo gusto magsabi, ay inuubot sinisipon o kaya sabihin natin may trangkas or what. Again, no judging, di namin kayo judge kasi ako for a fact ay isa na po ako sa may unang may mga sakit nung nag-start yung January. So, ano ang sakit ko? Medyo to clogged nose and medyo runny nose nung una. Pero ngayon, it's getting better. Medyo makati ng konti na lang muna pero lumalabas na ang problema. Awa naman ng Diyos guys, ay hindi naman ako positive. At nakapag-quarantine din ako sa area ko. Di naman positive. Sa saliva test, rapid test, okay naman lahat. And I'm feeling well na kahit papaano. Medyo makapansin sa mga una kong mga live or sa una kong mga videos ay medyo husky ang boses ko dahil nauubo-ubo pa ako noon. Pero awa naman ng Diyos umu-okay na. So again, no, comment dyan kung sino, no judging, again, no. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon guys ay nagkakaubusan na daw ng mga gamot. Which I do testify noong 2 days ago, medyo maraming pumipila sa mga Mercury, sa South Star, sa mga butika. Tapos lahat binibili paracetamol, lalo na sa mga pambata, medyo na kakaubusan po ng stock. Pero it doesn't mean to say na porket doon sa branch yung nagkakaubusan ng stock, eh, as in wala na. I think ano lang, siguro tumaas lang ang demand. And marami din sa mga kilala ko ngayon na tumaas din talaga yung masabi natin yung cases na nagkaroon din ng positive. Meron din tayong mga kaibigan, pamilya nila, nagkahawaan, meron namang iba na nagkahawaan din sila pero yung normal na sakit lang dahil nga siguro sa pagpalit din ng panahon na medyo sobrang lamig mga nakalipas na linggong ito. So guys, so punta muna tayo sa ating re-reaction na balita kung saan, yun nga po, nagkakaubusan ng gamot at tingnan natin kung ano bang alternatibo at ibalita ko si John Lloyd din eh, tinatanong na rin kung meron pa siya natitirang Biogesic. But anyway, let's watch. The alternative is on the brand. What we're seeing today kasi na nag-out of... Bakit nandito si Jaya? Hindi, kamukha lang ni Jaya. Pero ang topic kasi nila dito is generic at branded na gamot. Pareho lamang ng bisa. Dahil nga po, mas naubos daw, allegedly, yung mga sikat. Like Biogesic, mga paracetamol, Bioflu, yung mga ganyan. Eh, nagkakaubusan. Which is, nakikita ko rin naman talaga, maraming nagde-demand. So, kaya nga, sa intro natin video, inaalam ko sa inyo guys, kung kayo rin ba nagkakasakit din ng trangkaso, o mga simpleng abot sipon, pero may palasa pa naman. However, based nga sa mga balita, ang Omicron is hindi siya ganong katindi at pati yung palasa, walay, pero yung virus nandoon. But anyway, ano bang balita? Anong masasabi ng ating mga dalubasa patungkol sa nangyayari ito na nagkakaubusan daw, di umano na mga gamot? Stop. Yung mga kinasanayan ng mga brands ng paracetamol, mga analgesic. But there are other brands that are available. Tiniyak ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP na walang shortage ng gamot, particular na ng paracetamol sa bansa. Comment down below nga guys kung sa inyong area ngayon ha, ngayong napapanood yung video na to, ay mahaba rin ba, pa rin ba ang pila? Ano ang demand na gamot? Kasi ako nung pumila ako noon para sa ano, dahil naghahanap kami ng gamot para sa mga bata at saka matanda, ang napansin ko marami yung ano, yung Biogesic talagang hinahanap si John Lloyd. Abangan ko yan ha. Paano po? Ingat. Marami naghahanap. Tapos, yung ibang mga alam kong wala daw, ang binili na lang daw is mga vitamin C, which is a good alternative na rin kung talagang wala. Edy, palakasin na lang ang resistensya. Again, no guys, comment down below. Ayon sa grupo, sapat ang supply ng gamot sa mga warehouse ng kanilang member companies at na out of stock lamang ang ilang butika gaya sa Metro Manila at Ilocos. Dahil? Marami rin anyang alternatibong brand ng gamot ang maaring bilhin. So, ang sinasabi dito, sa mga warehouses naman, para may mga stock pa. Siguro talagang malakas lang yung demand, kaya hindi sumasapat siguro agad yung delivery. So dahil nga, naging national concern na rin to, at alam nyo naman, NCR is a national capital region, is kailangan siguro agad-agad na lang na i-resupply yung mga butika natin. Again, no guys, I'm very interested kung kamusta ay mga lugar nyo, kung di makaisa sa NCR, kung sa probinsya kayo, para updated din tayo, mga nakakabasa ng inyong comment, kung kamusta na rin yung mga probinsya. Again, let's go back. Ng publiko, Siguro dahil biglang surge ng demand dun sa isang butika, nagkakaubusan. But Tama we nga. Assure the public na as soon as mag-reorder sa amin yung drugstore, kaagad-agad magde-deliver kami. Panawagan naman. And we also take note na dahil tumaas din yung cases, baka rin naman sa side din ng mga butika, no, sa mga empleyado nila or sa kung sino man ang empleyado nila on that part of their job, eh baka naman nagkasakit din, nag-quarantine. So parang natatagalan silang umorder siguro rin dahil baka out of ano yung mga employees nila nagkasakit din.
Ganun din sa mga alam ko si mga ano ngayon, mga kumpanya, medyo nag-antay sila agad eh, nag from work from home agad sila eh. Dahil nga talaga marami nagkaroon ng positive dito sa ano namin. Actually, take note dito sa area namin, halos lahat kami synchronous na umuubo. Synchronous siya, may isang oras na sunod-sunod, tapos tahimik, siguro nakainom ng gamot, nakapagpahinga. Then ayan na naman, Uber naman kami sabay-sabay in sync. 'Di ba? Pero awa naman ng Diyos, eh wala pa naman napapabalita na case dito. More on talagang masabi nating bunga ng malamig na panahon. Pero again, hindi natin sinasabi na ano, pero patest pa rin kayo kung kaya nyo magpatest para to make sure na rin nun, di ba? Anong PHAP sa publiko, huwag mag-hoard at mag-stockpile ng mga gamot. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, sinigurado na rin ng Unilab Incorporated na magkakaroon na ng bagong stocks ang kanilang mga branded na gamot ngayong Linggo. Kakausapin din anya ng kalihim si Trade Secretary Ramon Lopez kaugnay ng supply. Kasi nga, hindi nila inasahan na biglang sisipa yung demand. So yung... And tapos New Year pa yon, so talagang di nga ma-expect. Tugon sa supply, sa demand pala, by raising supply, eh hindi naman siya immediate. Ano? Mm. Na tumaas ang demand, eh magkakaroon ka agad ng production. So humahabol na. Sa ngayon, normal naman ang sitwasyon sa ilang butika sa Quezon City at wala nang pila ng mga mamimili. Paalala naman ng thing. Philippine College of Physicians, parehas lamang ang epekto, mapa-branded o generic na gamot. At kahit over... Sabi nga, di ba, kahit titanong mo sa doktor, magtanong ka ng mga right med, di ba? Tama ba? O, napag-iwalay ko yung kumpanya. So, sobrang, ano, plug na ng ilong ko siguro. Kaya nalilito na rin ako yung mga, ano. Di ba yung ano, yung katanong sa right med, may right med pa ito, di ba? So, itanong din naman natin. Tsaka mas mura yung mga generic. Diba? The counter na ang karamihan sa mga gamot kontra lagnat, sipon at ubo. Mas mainam pa rin anilang humingi ng gabay sa mga doktor upang masigurong hindi susobra o magkukulang ang dosage ng gamot. Huwag magsa-self-medicate. Yan ang ano, pinakauna dyan. Lalo na kung, ano, kung medyo ilang buwan na... Hindi naman ilang buwan, mga ilang araw na yung mga ubot-sipon mo. No? Lalo na kung walang improvement at medyo mabigat yung likod. Ako, trakaso na yan. So... ipaano mo nyo na yan. Meron naman tayong tinatawag na e-consult eh. So, isang ano lang, video call and gagabayan ka naman. Kung may company naman kayo na may insurance at medical, ano, may mga Medicard, edi try nyo rin, ano, i-avail. Diba? Sayang naman. Payo ni Dr. Maricar Limpin, uminom lamang din ang paracetamol kung talagang nilalagnat. In general, ano, ang paracetamol is quite safe. Pag sumobra talaga ay maaaring mag-cause din ng problema, no? Pwede, kasi lahat 'yan dadaan 'yan sa liver. So pwedeng magkaroon ng mga toxicity. So hindi rin talaga namin ina-advise na basta-basta na lang mag-take ng gamot. Pero sa tsaka, 'wag din natin kalimutan, guys, na aside sa gamot, no, baka kasi sa sobrang dami na rin ng karning kinain natin, mga sweets, fruit salad, spaghetti, dahil sumunod-sunod na mga holiday, baka nakalimutan na rin natin, guys, na magprutas. Which is yun ngayon na napansin ko na parang hindi kami nakapagprutas. Kaya within this ano, grocery namin, eh magpuprutas kami. Para iba kasi yung prutas eh, yung natural na vitamin C. Hindi lang yung masabi nating vitamin C lang na syrup or vitamin C lang na tablet. So parang... iba pa rin pag natural. Paracetamol, usually, ang advice naman namin dyan ay inumin yung gamot, no, every 4 hours kung may lagnat. Kung wala naman talagang lagnat, so bakit kailangang uminom ng paracetamol? Eh, di ba tandaan natin, ang trabaho talaga ng lagnat is para patayin yung mga, masabi natin, foreign entities natin. Yun yung parang how our body built para to counter attack yung mga, yun nga, yung masabi natin baka viruses o kaya mga bacteria, kung ano man yan. Yan ang initial na ano niya, response niya. So, hindi kailangan. Any of the symptoms siguro ng mga pasyente ngayon, pwedeng ang gawin nila, uminom sila ng maraming tubig. Except doon sa mga tao na may congestive heart failure, may mga sakit sa puso. Hindi pwede. So yun nga, no, pati kaya tubig, nakakalimutan din natin yung tubig niya, baka lumaklak ng, yan, mga ibang nag-party-party, alak-alak, di ba? Baka nakalimutan ng magtubig, baka nilaklak din na soft drink, syempre, puro sweet na masyado yan.
napaka-diabetes naman. So again, no, tubig at mga prutas, yung mga natural entry lang ang i-take natin. At syempre, kung may vitamins na tableta, edi okay lang din naman. Basta huwag lang sa sobra para yung mga atay-atay natin hindi naman mabugbog. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, payo ni Dr. Limpin, mas mabuti nang maghusa na mag-isolate sa oras na makaramdam ng sintomas, kumonsulta sa doktor at magpa-test. Which is ano? I agree. Katulad nga na, tiyo, mapansin nyo yung buhok ko mahaba pa rin, no? Nung nakaramdam ako ng parang, syempre, nung medyo bumibigat na pakiramdam ko, hindi na ako lumabas. Then, di na rin ako, nag-mask na rin ako kahit sa loob ng ano unit namin. Then, di na rin ako nagpagupi. Wala na lang. Parang gano'n na lang ginawa ko para at least kahit paano, kung positive man ako, for example, eh, hindi ako makakapaghawa. Pero awa naman na just dahil negative. Eh, again, hindi pa rin ako lumalabas. Hinihintay ko pa rin gumaling yung sarili ko para hindi naman ako mag-spread ng common cold o trangkaso sa ibang ano, sa ibang level ng sakit, 'di ba? Napakahirap kung ma-differentiate ang flu sa COVID. Parehas sa parehas po yung sintomas. So ang pinaka-importante ho, magawan ho kayo ng test. Hindi ho makakasama sa inyo kung i-isolate niyo kaagad ang sarili. Daw ang issue ko lang naman kasi dito, kaya marami kasi mga Pinoy, syempre, medyo lalo na ko yung swabbing. Medyo mahal. Kaya I wish lang sa government na maliban doon sa proyekto ni OBP, ni Neni, no, na meron siyang parang mga booth for swabbing, no, sana sa LGU din natin magkaroon din ng ganong style. Bagamat alam ko meron, pero syempre maraming mga tao na hindi sila aware na may mga libre. Kung may libre man, medyo natatagalan. Kaya syempre hindi naman afford ng ating mamayang Pilipino o yung mga working Filipinos natin na mag-isolate lang ng basta-basta. Kaya minsan iba, pinipilit nilang pumasok. Which is sana, again, no, magkaroon tayo ng consideration sa ating mga kapwa-Pilipino. Kung lalabas talaga kayo, wear face mask. Ayun nga, kami, pag may lumalabas ngayon sa amin, nag-face shield na ulit para just in case, kahit konting protection sa ating magagawa is gawin natin. Hindi kailangan hintayin yung test bago mag-isolate. Jorlyn Delgado. So yung report ng UNTV ngayon, no? At natawa lang ako dito sa dalawang balita na to. Again, patungkol kay John Lloyd. So makikita nyo sa screen nyo ngayon, no? John Lloyd Cruz, sinanong ni Gerald Napoles kung may sakwa siya ng bio-Jesse. So makikita nyo yung nasa na yung screenshot. Ayan, no? Si, comedian ito si Napoles, eh. Hindi yung Napoles na ano, na may pork barrels, ano, na scandal, ha? Ayan, no? Lods, baka naipit kang bio-Jesse. John Lloyd, ano, so, nagre-reply na ba si John Lloyd? Paki-comment nga kung nagre-reply ba sa ganyan. Then another news din, galing din sa GMA News. Marami sa mga netizens natin. Kaya no, kita niya dito, mine-message si John Lloyd, yan, kung may bio-Jessic pa siya, wala na mabilan eh. Tapos, a picture, you can hear, baka naman may bio-Jessic ka pa dyan, John Lloyd Cruz. Kinausap ko na si John Lloyd Cruz tungkol sa bio-Jessic, ingat na lang daw kasi wala sa kanya. Tapos dito, huwag may hiya magtanong kung may trangkaso ba lahat. Kung may trangkaso ba lahat, ang gamot ay lagi nakasisigurado na ubusan ng tinda. John Lloyd Cruz, ano na, asa na yung bio-Jessic natin dyan? Ha, galaw-galaw naman. Effective endorses John Lloyd Cruz. Sold out ang bio-Jessic. Walang nang mabili sa drugstore. Ingat! At yun guys, no, bagamat makita natin na tumaas ang kaso, maraming nagalit sa isang tao o sa ilang tao, ay makikita pa rin sa mga Pinoy natin, sa mga Pinoy na meron pa rin silang dugo ng komedya kahit sa gitna ng masalimuot na, again, tumataas ang cases, eh nagagawa pa rin nilang masabing maging masaya sa mga ganitong panahon. At last na po to, isang tip, pro tip ko na lang din sa inyo guys, dahil ako ay paggabi ay inuubo, ang technique na natutunan ko, isara nyo guys yung bintana. Kasi yun ang napapansin ko, nagtitrigger ng pag-ubo ko eh. Pag napansin ko na sasangkap ko na yung malamig na hangin, yun ang nagtitrigger na. So kung medyo inuubo kayo guys, sara nyo yung bintana nyo agad pag gabi na. At mag-tick na ito, tinitik ko ngayon is Beroka. Hindi to endorse, oh, pero helpful to. Agad-agad masabi nating nawawala yung bigat ng katawan, gumagaan yung pakiramdam, pag umiinom kahit ano, once a day lang kahit papaano, para dagdag vitamins din sa ating mga katawan. So again guys, no, comment down below kung ano masasabi nyo sa nagkakaubusan. Kung may ubusan yung mga kalagayan, mga health, I hope and I pray to God na sana okay din kayo sa inyong mga kalagayan at lalo lalo sa inyong mga pamilya. So that's it for our episode guys. Ingatan nawa po kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey, bye-bye.